Okay, good morning, Kamaster. Isishare ko lang yung paano yung operation ng indoor pool na ma-maintain mo yung temperature na 30 degrees Celsius ano, gamit ang dalawang storage water heater na 60 gallons or 80 gallons ano. Kasi bilang isang no maintenance no maintenance supervisor, so dapat alam mo kung paano ang pangsiyon ng mga equipment lalo na sa yung pinagtatrabahuan ng mga kamaster no. Share ko lang mga kamaster yung aking knowledge and kung may comment na comment kayo sa baba ng aking ano comment, then para malaman ko kung ano idadagdag ko sa aking aking experience ano to share to our other people ano sa mga ka-technician na mga katulad ko mga ka-master. So ipapakita ko lang yung aking design ano how to ano gamit ng SketchUp ano. So, paano natin na i-maintain ang pool, indoor pool ano, na ang kailangan ng kliyente is ma-maintain ng 30 degrees. So, ngayon na i-ano ko lang, i-share ko lang kung paano gagawin yung mga ka-master ano, kung anong discard yan. So, ito na ka-master, ito yung design ng pool ano, ito yung kabuuan ng pool. Yan na yung pump room. So, yung pump room na yan ka-master ano. So, yan yung mga design ng pipe. Yan, yung pumunta sa ano no. Ito yung overflow, tong tatlo na sa taas. Yan yung overflow ka master, tapos ito yung vacuum, tatlo. Tapos yung pinakailalim, yun yung main drain. Main drain, ito yung main drain pag nagtapon ka na ng tubig sa pool, ano. Tapos dito, nandito yung pump mo. So, ang pump mo na yan. So, kaya apat yung pump mo, mga master, ano, mga ka-technician, ano. Kaya apat yan. Dahil lang ano yan, itong dalawa magka-pares to ano. So nagpapalitan sila ng within 6 hours, 6 hours, 6 hours palitan sila gamit ang timer ka-master ano. Tapos ito rin. So ang gagana diyan is dalawa. So may gagana rito. Meron din dito isa. So 6 hours, 6 hours ang kanilang palitan. So ito yung magka-pares ano. Para hindi naman mahirapan yung pump mo. So, magpapahinga siya ng 6 hours. Ano? So, yung pump 1, pump 2, pump 3, pump 4. Ano? So, meron din tayong filter. Ano? May filter tayo, dalawa. So, yung isang set, nandito na yung filter niya. Tapos, ito rin yung filter niya. Ano? So, meron din siyang body flow control. Ito yung body flow control niya. Ano? So, nandyan yung ito yung inlet, ito naman yung ionizer ano. Dito nakukontain yung bakterya ng tubig ano. Dito nilalagay ng electrode. Ionizer ano, dito may 12 volts sa power supply siya. So nakalagay lang diyan na anode ano. Nakababad diyan. So diyan dumadaan kasi diyan na kamaster yung tubig no, papunta sa filter. Pagdating sa filter, yung tubig siyempre babalik na doon sa pool ano. Back ito na yung pipe ng ano return to pool. Ito na yung papunta sa pool, no? Pabalik. Ito naman yung overflow. Ito yung main drain. Ito yung vacuum pipe. So, yung vacuum dito lahat ang bagsak niyan. So, papunta sa suction ano. Suction ng motor. Suction ng motor ano, suction, no? So, yun. Tapos para mga ka-master, so, yun lang maintain. So, i-monitor mo lang yung function ng motor. Ang kadalasan nasisira doon sa ano,
pag nagkulang ka ng maintain, minsan nagpapalit kami mga kamaster ito. Ang nasisira nito minsan bearing, ayan. Kailangan marunong din tayo magtanggal, magbaklas ng motor ano, sa mga pump. Kailangan marunong ka rin. Bilang isang maintenance, kung ikaw ay supervisor, dapat alam mo rin ang gagawin mo kasi yan ang ituturo mo sa mga technician mo na hawak mo kamaster. No? So ito, ginagawa na, mini-maintain lang namin ito, maintain lang kami. Tapos kailangan kung may problema, ayusin. Kung hindi kaya, ang kadalasan naman nasisira nito, limbawa pinalitan mo ng bearing at nag-ingay pa rin. Ibig sabihin, yung lagayan ng bearing kamaster is yung housing bearing is kailangan i-build upan mo ng padala mo sa machine shop para maayos at malagyan ng sleeve yung lagayan ng bearing para humigpit siya mga master. Tapos para ma-maintain mo yung heat, ano yung temperature na ng heater, dati kamaster ang minimaintain namin na swimming pool is ang kanyang water heater is 75 kilowatt. Pero ngayon, nag-solar kami, ganun pa rin. Pero ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng storage water heater na 60 gallon or 80 gallon, itong dalawa. So, ang ano niyan, kamaster, ang kanyang flow, mula sa discharge ng filter, pupunta ngayon sa pool. So, maglalagay ka dito ng control valve, yung time, solenoid valve. Para pagka lagyan mo ng timer ng solenoid valve, mag-o-open siya ng 15 minutes, open, close, 15 minutes. So, within 15 minutes, mag-iinit siya. Tapos pagka mainit na, nag-open, itutulak niya ngayon init, ibabalik naman ngayon niya dito sa main drain, no? So, babalik din siya dun sa ano, si circulate niya, no? Ganun lang ang ano niyan, pero mamimaintain mo siya ng 30 degrees or mataas pa. Pagka tumas na, ibaba mo naman yung ano, yung settings ng ano ng water heater mo ano, mga kamaster. So, yan ang ano niya no. Galing siya sa discharge sa return to pool. I-connect mo siya doon tapos mag-reduce ka na lang kasi mas maliit yung tubo. Gamitin mo siya ng D1 or 3 port, magre-reduce ka, gagamit ka ng reducer ano. From D2 na tubo, magre-reduce ka na lang. Tapos magkakaroon din ng check valve yung outlet ng water heater. Kailangan ng check valve. Meron din siyang gate valve. So, yung solenoid dito, hindi ko na nilagay. Pero lalagyan mo ng solenoid. Para, yung solenoid na may timer. Lalagyan mo siya ng 15 minutes off, 15 minutes on. So, yun ka master. Kung paano, i-maintain yung temperature ng water heater ng indoor pool mo ano, yung tubig para yung mga gagamit gusto nila yung hot water ano. So yon. Tapos ito naman ang iba naman yung nagme-maintain nito yung paglinis ng filter. So ang nagme-maintain nito yung nakakaalam din sa maintenance ng pool, yung nagtitreat ng pool. Ito, kamaster, hindi na siya nilalagyan ng ano. Ang pinaka-treatment ng ano nito, tubig nito, is yung ionizer. Ito, dito nakalagay yung anode na sinabi ko kanina, dula sinabi ko kanina. Ito yung anode. So, dalawa yan. Dalawa na may anode yan para ma-content yung kanyang ano, yung virus, ano. Matrap niya dito yung virus. Dito nakalagay yan. So, ito, pinapalitan namin pagka napudpud na yung anode, no? Pinapalitan din yan, yung anode. So, meron naman siyang power supply na 12 volts. Yun yung nagkukontain ng bakterya. Okay. Kamaster, so ito lang, simple lang naman ang ano, maintain dito, monitoring lang. Pero ang kadalasan na nasisira kamaster, siyempre, una, leak. Maraming leak. Yan ang number one na problem mo rito. So, yung leak. Ano. So, siguro, re-redesign namin ngayon. Ito ngayon ang redesign na gagawin namin. Is, lalagyan namin na ng rubber ano, cochlear. Ito, dalawa, para yung pag-vibrate ng motor, hindi
hindi siya mapupersa. So magkakaroon siya ng maglalaro siya na. Pero itong mga pipe, lalagyan lang ng mga bracket para hindi siya magalaw. So, yan ang gagawin sa design ito, mga kamaster. Kung meron kayong ano, tatanungan, may comment, comment below. Na yan. Yan ang design ng ano. So, yan lang ang ano, kamaster. So, ito, nami-maintain naman, how many years na na-maintain. Ang masira-sira din yung solar, ano. Lalo na nung, ang pag ginamit mo ng solar, gumamit ka ng pipe, na GI pipe, or ano, ang mahirap nun, kakalawangin pala sa loob nun, mga kamaster, ano. Pagdating sa tagal, hindi na makadalo yung tubig, puro kalawang ng loob. Pero pinalitan namin ng PPR, hindi naman gaano nagamit kasi nagmamalpang siya na yung mga solar panel namin. So, nung bandang huli, nag-isip ako ng ano, paraan. Yun nga, sinubukan ko yung storage water heater ng mga ano, mga dati mga pinupull out sa mga ano, unit. Kinabit namin, kinabit ko rito. So, kaysig namin, nag-function naman mga kamaster. Ano. So, ganito lang yung setup niya, no? Ganyan lang yung setup niya ng water heater. So, kailangan manggaling siya sa discharge, papunta sa, yung discharge nga, sabi ko nga, discharge. Huwag mo siyang ibalik sa discharge kasi magkukontrahan yun. So, discharge, papunta sa drain, siyempre, ibig sabihin, dadaloy na yung init. 15 minutes is mainit na yung water heater mo, no? Within 15 minutes, mainit na yon. Itutulak niya ngayon, ng, itutulak nung pump mo yung tubig papunta sa ano, pabalik din sa drain. So, yun magsi-circulate lang siya mga kamaster ano. Yun lang mga bilang isang maintenance ng ano ng building, kailangan bilang supervisor kailangan alam mo yung process ng trabaho mo kasi unang-una yan ang iuutos mo sa tao mo ano. Ikaw rin ang tatanungin ng mga tao mo kung ano yung gagawin kasi dependent sila sa nagsusupervise ng facilities. So mga kamaster, yun lamang mga kamaster ang masishare ko. Kung may comment kayo, eto mga kamaster pala, iliwanag ko lang itong mga tono, design lang ito, no? For ano, ito lang gagawin namin. So mayroon siyang mga, ilagyan ko ng patinti dito kamaster, kung kailangan palitan yung body flow, madali lang, pero madali lang naman yan. Yan. Kailangan may patinti rito para pag nagpalit ka ng ano ng ganito, limbawa palitan mo to, madali lang siyang mag-access palitan. Okay naman yung ano, yung patinti. So may patinti lahat ng mga connection para ito naman meron siyang meron naman dito ito, madali lang namang tanggalin ito, naka-bolt lang naman to, plants type. So hindi ka na mahirapan mag-maintain o mag-maintenance o kailangan mo may palitan. Or magpalit ka ng motor, madali na lang, hindi siya mahirap na i-maintain pagka ganito ang setup mo kamaster. Hindi tulad yung setup namin na ano, puro nakadugtong, putol-putol, pagputol mo, dugtong PVC, slumblo, yun, marami ng dugtong. So, ang observe ko pa mga kamaster, ano, ang kadalasan na nagli-leak din na, pagka minsan yung pump, yung sa pump, pag matagal na, yung rubber niya, at saka yun nga tulad ng sabi ko nga, kailangan meron siyang pilo, ano, ito yung pilo, ano niya, rubber, pilo rubber niya. So, ibig sabihin, yung ma-minimize niya yung vibration ng pump mo, so yung pump mo is magiging, hindi siya makukontra, ano, doon sa pipe mo, ano. Kung wala siyang pilo, ano, rubber, ibig sabihin, yung motor mo, lahat ng function, yung connection ng tubo mo is magkakaroon siya ng vibration. So, magkakaroon ng problema itong motor mo, magkakaproblema. Mahirapan siya. Doon masisira yung bearing, hindi na siya pre-well. Hindi siya magiging pre na magtatrabaho mga kamaster. Ano. So, yun lang mga kamaster. Ano? Kung mayroon kayong comment na may katanungan, sa mga mga i-discuss ko ngayon umaga mga kamaster, please comment below ano. Okay. Para ma-update pa kayo sa susunod na aking video,
please subscribe my channel mga ka-master para ma-update kayo sa mga ibang video mga ka-master. So ganito lang mga ka-master, ano, ito yung design na kung sa mga nagde-design, ito lang yung ano, bilang isang maintenance, siyempre dapat alam mo yung flow, ano. Bilang isang nagme-maintain ng facilities, dapat alam mo yung tinakbo ng tubo, ano. Kasi kung hindi mo alam, pag nagkaroon ng problema mga ka-master, siyempre, hindi mo alam yung ipapatayin mo, no, i-close mo. Bumaha na yung area, bumaha na yung lahat, hindi mo alam na papatayin, ano. Yun ang maging problema. Bilang isang maintenance or nagme-maintain ng facilities, dapat alam mo yung ginagawa mo. Hindi mo iaasa sa outside contractor, ano. Mas maganda kung ikaw ay maintenance, dapat alam mo lahat ng gagawin mo doon sa isang facilities, ano, sa mga ganitong equipment. Alam mo ang pangsyon, lahat, pati mga controls nga dapat alam mo mga kamaster. Ano, kung hindi mo alam. Okay mga ka-viewers, maraming salamat sa inyong panonood mga ka-viewers. Please like and share my videos mga ka-viewers para ma-update kayo sa aking ibang video. Thank you.